11 taon na ang nakalipas simula nang maganap ang malagim na Manila hostage crisis na gumulantang hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa buong mundo. Pero ano ba ang dahilan sa likod ng pangyayaring ito? At mayroon ba sanang paraan para mag-iba ang maging resulta ng pangyayari? What is up mga kadakdakan? Ako muli si Dax ng Dakdak TV at welcome muli sa panibagong video. Pero bago tayo mag-umpisa, ay siguraduhin nakasubscribe ka na at na-click na rin ang bell notification para lagi kang updated sa mga future uploads. Sariwa pa sa isip ko ang pangyayaring ito dahil isa ito sa pinag-umpisahan ng mga memes sa social media. 4th year college ako nung maganap ito at isa nga ito sa matagal na naging usapin sa Philippine media noon. Ito ay ang Manila hostage crisis, kung saan isang dismissed police officer ang nang-hijack ng isang tour bus at ginawang hostage ang mga sakay nito. Ito ay si Police Senior Inspector Rolando Mendoza. Ngunit ano ang nagtulak sa isang police na gawin ito? Gayong isa siyang dekoradong police na nakatanggap ng 17 parangal mula sa pangbansang pulisya. Si Rolando Mendoza ay isang police na maraming achievement sa panahon ng kanyang panunungkulan. Naparangalan siya ng Philippine National Police ng 17 parangal dahil sa kanyang magandang pagseserbisyo. At naabot nga niya ang ranggong Police Senior Inspector. Ngunit nakalimutan na ng lahat ang mga natamong parangal na ito ni Mendoza nang madawit siya sa anomalya noong April 9, 2008. Kung saan isang chef na si Christian Calaw ang nagsampa ng kaso kay Mendoza at iba pang mga police dahil sa panghuhut-hut umano ng mga ito sa kanya. Pinaniga ng Office of the Ombudsman ang reklamong ito ni Calaw at dinaglaon ay na-dismiss si Mendoza at ang kanyang mga kasamahan. Ngunit hindi ito ang naging dahilan ng pag-iinit ni Mendoza, kundi ang pagiging hindi patas umano ng hatol sa kanya. Ni hindi man lamang daw siya pinahintulutan ng ombudsman na madepensahan ang kanyang panig. Lumipas nga ang 2 taon at hindi na nakayanan ni Mendoza ang galit sa mga pangyayari. Nagtangka siyang kunin ang atensyon ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng media kaya naisipan niyang gumawa ng isang eskandalo at wala naman siyang balak na manakit ng kahit na sino. Ang hinihiling lamang niya ay magkaroon ng patas na pandinig at maibalik siya sa pwesto. Noong August 23, 2010 ay sumakay si Mendoza sa isang Hongtai Travel Service tour bus na nakaparada sa Fort Santiago na may sakay na 20 turistang Hong Kong nationals, isang tour guide na galing sa Hong Kong, 3 tour guide na Pilipino at isang bus driver nito. Sinabihan niya ang bus driver na dalhin sa Rizal Park ang bus sa harap mismo ng Quirino Grandstand. Maagang rumisponde ang iba't ibang unit ng mga pulis kasama ang Special Action Force o SAF at ang Special Weapons and Tactics o SWAT. Ngunit, andyan din ang media na magsisindi sa mitsa ng mga buhay ng ilan sa mga taong nandoon. Nagkaroon muna ng negosasyon sa pamamagitan ng mga pulis at ni Mendoza. Sinabi niya na ang kanya lamang kahilingan ay maibalik siya sa kanyang serbisyo at kung mangyayari ay kusa siyang susuko at walang sino man ang masasaktan. Dahil dito, ang dating Vice Mayor ng Maynila na si Esco Moreno ay nagtungo sa Office of the Ombudsman upang i-request ang hiling ni Mendoza. Nang malaman ito ni Mendoza ay nagpakawala ito ng 8 hostage bandang alas 12 ng tanghali. Naging maayos na ang takbo ng mga pangyayari. Humuhupa na ang tensyon. Ngunit may isang muling nagpasiklab sa galit ni Mendoza. Ang pagpapalabas ng media ng mga negatibong bagay patungkol sa kanya. Nalalaman ito ni Mendoza dahil napapanood niya ito sa isang mini television sa loob ng bus. Dahil dito ay nagkaroon ng panibagong kahilingan si Mendoza. Ang magpapasok ng media sa loob ng bus upang magsagawa ng live interview sa kanya. Isang bagay na nais niyang muling mangyari, ang madepensahan ang kanyang panig. Ngunit hindi siya pinagbigyan ng mga pulis kaya nag-init muli itong si Mendoza at naglagay ng mga notes sa bintana ng bus. Maghihintay umano siya hanggang alas 3 ng hapon at kung wala pa ring media personnel na sasampa sa bus ay papatay siya ng isang hostage. Ipinosas niya sa pintuan ng bus ang isang Filipino tour guide bilang isang display of public execution kung hindi magaganap ang gusto niyang mangyari. Ngunit mga bandang alas 2 na ng hapon ay dumating ang kapatid ni Mendoza na isa ring pulis, si SPO2 Gregorio Mendoza, na ang layon ay kausapin ang kanyang kapatid upang itigil na ang hostage taking. Kinuha ni Major Salvador ang baril nito at hindi na siya nakatutol. Ngunit nakahanda pa rin siya
na makipagtulungan sa negosasyon sa kanyang kapatid. Muna ituloy yung 3PM deadlock. Ha? Extension tayo. Hindi, huwag muna, tol. Ipapaliwanag ko muna sa kanila yung sama ng loob natin pareho. At dahil dito, ay hindi na itinuloy ni Mendoza ang 3PM deadlock na sinabi niyang gagawin niya sa kanyang note. Bandang alas 6 ng hapon, nakontak si Mendoza ng isang radio station at nakapagsagawa ito ng live interview. Captain Rolando Mendoza, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi po. Si Michael Rojas po ito ng RMN. Ano po ang plano ninyo? Kung pabor o hindi sa inyo, yung pong desisyon o yung demand ninyo, ano pong gagawin ninyo? Ano plano ko ninyo? Imposible hindi maging pabor sa akin ang desisyon kasi sa lahat ng papeles ako ay sinasabi na maling-mali ang pangyayari na nangyari sa akin. Naipahayag ni Mendoza ang kanyang panig at sinabi nga niya na walang mga nakitang ebidensya laban sa kanya ang ombudsman. Dumating na nga ang sulat kay Mendoza galing sa ombudsman at personal itong ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid na si Gregorio. Ngunit hindi niya ito nagustuhan. Kapitan, pwede po ba nating basahin sa ere yung pong nilalaman ng pong sulat sa inyo ng ombudsman? Yes sir. Captain Mendoza, as per our conversation this afternoon, I hereby conclude that I shall personally review in your case. I hope that you will take my word. For that, I thank you for understanding my position as I completely understand yours. Masura itong sulat na to. Hindi ito ang kailangan ko. Kaya kinausap muli siya ng mga negosyador na si Colonel Yebra at Major Salvador na makikipag-usap sila sa kanilang higher ops para ipasuspend ang desisyon. Ngunit, hindi nagkasundo ang noon ay mayor ng Maynila na si Mayor Alfredo Lim at ang ground commander nila na si General Magtibay para sa desisyon. At gaya ng inaasahan, ang mga media ay nagpapaligsahan na kung sino ang makakapagbigay ng pinakamagandang live coverage ng mga pangyayari. Pati ang mga impormasyon na dapat ay nakalihim ay kasama na rin nilang inihahayag sa publiko. Maging ang mga lokasyon ng mga sniper sa lugar ay kasama nilang ibinulgar na nagbigay lalo kay Mendoza ng dagdag na galit. Sinabi niya na kung hindi aalis ang mga sniper ay siya ang mang-i-sniper sa hostage na nasa pintuan ng bus. May pakiusap mo kayo sa mga polis na lalo na rin natin sa mga sniper. Ay, yung mga sniper, pag hindi sila nagsali sa kanilang pwesto, ay sasambulan ko sila, i-sniping ko kamo rin ako sa pintuan. Sa oras din na yon ay iniutos umano ni Mayor Alfredo Lim na arestuhin sa lugar ang kapatid na si Gregorio Mendoza sa salang pakikipagsabuatan, pagdadala ng baril at panggugulo sa negosasyon. Ngunit sa paanong paraan ginulo ni Gregorio ang negosasyon? Nang kausapin umano ni Mendoza si Colonel Yebra kung naibalik na niya ang baril ng kapatid ay sinabi nito na naibalik na. Ngunit nang tanungin ni Mendoza ang kanyang kapatid ay sinabi nito na hindi pa. At dahil dito ay hindi na gustong makipag-usap pa ni Mendoza sa negosyador na si Colonel Yebra. Hindi sinuwaling pala si Colonel Yebra. O kaya hindi ko na siya pwedeng kausapin kasi sinuwaling siya. Dali-daling natunugan ng mga media ang pagdakip sa kapatid ni Mendoza. Tinutukan nila ito ng kamera at kitang-kita ni Mendoza kung ano ang ginagawa ng mga pulis sa kanyang kapatid. At dahil dito, ay umabot na sa sukdulan ang galit ni Mendoza at inumpisahan na ang shooting spree sa loob ng bus. Malaman po tayo, ano po? Ay, kapatid ko, nakikita ko bakit mo naging ganyan. Ako may kasalanan dito, wala kasalanan mo. Okay, nakakasalanan yan. Ipakita mo naman, nakakawalan mo, mga kapatid ko. Ginagawa nilang bago yung kapatid ko na pulis. Wala namang kinalaman yan. Eto, pagka hindi nila ginago yan, tutuloy ako na yung mga dito na sa loob. Tutuloy ako na to. Nakatakas ang driver ng bus at sinabi nito na patay na ang lahat ng mga tao sa loob. At dahil sa pag-aakala na patay na nga ang lahat ng mga pasahero ng bus, ay nakaabang na ang lahat ng mga unit sa posibleng instruction ng pag-atake. Inutusan ng ground commander na si General Magtibay ang SWAT team para lusubin si Mendoza. Pumasok sila sa eksena at sa pagkagulat ng buong mundo, ang dapat ay grupo na may kasanayan sa special weapons and tactics ay nasumpong ang incompetent sa ganitong sitwasyon. Kasabay pa nito na napapanood ni Mendoza ang lahat ng kanilang mga galaw na parabang isinusubo ng media ang lahat ng pwedeng maging advantage ni Mendoza sa kabuuan ng pangyayari.
Madaming attempt ang ginawa ng SWAT team ngunit lahat ng mga ito ay bigo. Kaya naman, isang bagong ground commander ang nag-takeover kay Magtibay at ginamit na nga nila ang mas competent na unit, ang Special Action Force. Isa lang ang plano, dalhin si Mendoza sa lugar kung saan magkakaroon ng malinaw na vision ang mga sniper at nangyari nga ito. Naghagis ng tear gas ang SAF sa likod ng bus na nagtula kay Mendoza para pumunta sa parting pintuan. At dito na nga siya pinaputukan ng sniper. At dito nagtapos ang isang malagim na maghapon ng araw na yon. Isang pulis na ang nais lamang ay malinis ang kanyang record at makabalik sa serbisyo. Ngunit dahil sa mga maling desisyon ng mga tao sa paligid, ay nauwi sa isang madugong tagpo. Nagulat ang mga rescuer nang mapag-alaman na may mga tao pa palang buhay sa loob ng bus. Napag-alaman din sa investigasyon na ang ombudsman na si Emilio Gonzales ay nanghingi umano kay Mendoza ng malaking halaga ng pera kapalit ng pagpanig niya kay Mendoza sa kaso. Agad namang sinibak siya ni Pangulong Noynoy Aquino matapos ang insidente. Nakita ng buong mundo ang pangyayaring ito at nagulantang sa kung gaano kawalang kakayahan ang Philippine SWAT team, Philippine media at politicians na mag-handle ng ganitong sitwasyon. Isang pangyayaring na itala na sa kasaysayan at hindi basta-basta malilimutan ng buong mundo. Ano ang masasabi ninyo sa pangyayaring ito? Maari ba sanang nagkaroon ng maayos na wakas ang hostage crisis o talagang hindi na maiiwasan na sa ganito hahantong ang sitwasyon? O kung hindi inaresto sa scene ang kapatid ni Mendoza at hinainan na lamang ng warrant of arrest pagkatapos, ay nailigtas kaya ang buhay ng maraming mga tao? I-comment sa ibaba kung ano ang inyong masasabi tungkol dito. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification para lagi kang updated. So paano mga kadakdakan? Kita tayo sa susunod na video.